Hello guys, welcome sa channel na kung saan pag-uusapan natin ang mga viral video na talagang trending sa social media. Ang dalawang video na ito ay umabot ng million views at share, pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para updated ka sa aking mga new videos, let's go! Simulan na lang natin sa batang itago na lang natin sa pangalang Mike. Ang batang ito ay naging usap-usapan sa social media sa kadahilan ng libo-libong mga kuto ang naninirahan sa kanyang ulo. Talaga naman na hindi normal ang kalagayan ng batang ito, pero sa paano at ano-ano ang mga posibleng dahilan kung paano niya nakuha ang libo-libong mga kutong ito. Base sa aking research, merong dalawang dahilan kung akit nagkakaroon ng kuto ang isang tao. Number 1 na dahilan, maaari ang batang ito ay nahawa sa kanyang mga relative or sa kanyang mga kalaro na meron ding ganitong kalagayan, dahil kapag nadapuan ka ng kuto ay maaari itong mangitlog agad. At sa aking research ay ang mga kuto ay nagkakaroon ng daang-daang mga anak sa isang anakan lang, kaya naman dapat ay masugpo agad ang mga pesting mga kutong ito. Number 2 na dahilan, posibleng nakuha ito ng bata sa maruming kapaligiran at sa hindi paglinis ng kanyang buhok. Dahil kapag marumi ang buhok ng isang tao ay madali itong kapitan ng dust at oil na gustong-gustong tirahan ng mga pesting mga kutong ito. For your information lang, kahit dalawang kuto lang ay pwede na kaagad makapag-produce ng daang-daang mga kuto sa isang itlog lang, kaya dapat masugpo ito agad at maagapan. Ngunit sa paanong paraan nga ba maiiwasan ang mga ganitong uri ng kalagayan? Merong mga paraan upang maiwasan ito. Number 1 na paraan, panatiliin maligo araw-araw upang mawala ang mga dust at oil sa ating upo na talaga namang gustong-gusto ng mga kuto. Number 2 na paraan, maaari itong maiwasan sa pagganit ng nga sabon or shampoo na nating kuto at para mamatay sila at malason. Number 3 na paraan, kung sobrang din na talaga ng kuto, maaari din na magpakalbo or magpagupit ng maiksi ang taong merong maraming kuto para sa ganitong paraan madali na lang maalis at masugpo ang mga pesting kutong ito. Ang pangalawang viral video sa social media ay ang 30 feet na anakandang ito na sumabit sa isang malaking truck ayon sa driver ng truck habang naglilinis siya ng mga natumbang mga puno. Dahil sa malakas na bagyo ay meron kung anong malaking bagay at mabigat siyang nasagi, at laking gulat ng driver na tumambad sa kanya ang isang dambuhalang ahas na ito. Hindi niya daw alam ang kanyang gagawin, kaya hinayaan niya muna na nakasabit lang ito sa malaking truck na iyon hangang tumawag siya ng tulong. Napag-alaman ko ang dambuhalang anaconda na ito ay pinakawalan din nila sa kagubatan. Ngunit nakakalarma ito sa mga taong malapit lang nakatira doon sa gubat. Siguro dahil sa malakas na ulan kaya lumabas ang dambuhalang anaconda na ito sa kanyang longga at maghahanap ng mas mataas na lugar para hindi siya baid. For your information lang, ang ganitong uri ng ahas ay walang kamandag, ngunit sa laki nito at lapag ay kaya kanitong pigain at lunukan na lang, kaya naman napakamapanganib ang ganitong uri ng ahas. Hanggang dito na lang ang aring pag-uusapan para sa mga viral videos for this week. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and subscribe para sa ating mga susunod na mga viral videos. Shout out pala sa mga nag-iwan ng bakas. Maraming salamat.